kaya natin tinututulan yung martial law ngayon kasi nakikita natin yung epekto niya sa lipunan natin ngayon. Kaya naman nagkakaroon tayo ng mga batang hindi nakapag-aral, kaya tayo nagkakaroon ng utang na napakalaki hanggang ngayon binabayaran pa rin natin. Dahil sa nangyari noon na hindi natin nasingil ng maayos yung isang diktador na kinuha yung buhay ng mga kabataan. Kabataan pinakakuan niya na gaganda yung kinabukasan nila. Pero ano nangyari? Wala na yung mga kabataan yun ngayon. Kasi, nung pangapanahon ninyo, ang daming pang-aabuso sa mga estudyante na gusto lang naman ay mag-aral at mabuhay yung mga karapatan nila. Ikaw, bakit mo naman tumutulad yung martial law ngayon? Ako kasi, talagang nakita ko parang nung sa pagbabasa ko at sa mga natututunan ko mula sa aking mga guro, talagang naikukwento sa akin, sa atin, lalo sa UP at sa Ateneo, no, na yung mga pagpatay na sa mga kababayan natin dati, libo-libo ang pinaslang, ang ilan ay hindi na nakita. Bukod doon, sa pagdating sa ekonomiya, maraming inutang. No, ang mga, madalas nila sinasabi no, na parang maraming gusali ang napagawa. Pero ang hindi nila alam ay ito ay pera ng bayan. Bakit kinikredit si Marcos para sa mga dito? Sa gayong, ang pera ng bayan ang ginamit para paggawa ito. At pangalawa, inutang pa niya yun sa mga dayuhang nagpapautang. At nakita natin, pagkatapos ng diktadurang Marcos, nagpatuloy yung ganung klaseng sistema na magpahanggang ngayon ay nararanasan natin. Kaya para sa akin, kung uulitin natin ang ganung klaseng sistema, ang martial law, para solusyonan ang mga problemang kay tagal nang hindi nare-resolve pa, na nagawa na natin, no? Sa tingin ko tayong kabataan ay kinakailangang labanan ito. At hindi lang labanan, pero mag-isip ng panibagong solusyon. No? Kasi ang sinasabi ng karamihan ay ito ang solusyon sa kapayapaan sa Mindanao. Ito ang solusyon sa seguridad. Pero alam natin, ang nagawa na natin yung dati, hindi pa rin nasolusyonan ang marami sa problema na kinakaharap ng ating lipunan. Kaya para sa akin, ang hamon sa kabataan ay lumampas doon sa martial law. Ano ba yung magiging tugon ng ating generasyon para resolbahin, no? Bigyang solusyon itong mga problema ng panlipunan. Sa tingin ko, nasa ating CJ nasa atin ang ating kinabukasan. Sabi nga ni Rizal, ba tayo ang pag-asa ng ating bayan? Sana maging tunay tayong pag-asa ng bayan, hindi sa pagbalik doon sa mga nakagawian na nating solusyon kuno, gaya ng martial law, kundi sa pag-iisip ng mga bagong alternatibo sa ating lipunan. Ano sa tingin mo doon sa pag-iisip ng isang bagong alternatibo? Tingin ko kailangan talaga natin magawa yan kasi nakita naman natin yung epekto ng hinahayaan natin na mga simpleng solusyon, yung mga sabihin na drug addict lang ang may kasalanan, sabihin na yung mga terorista sa Marawi, o kaya yung mga Muslim, bigyan natin ng ID. Kasi sila naman yung talagang mahilig sa gulo. So, titingnan natin itong mga solusyon na to, nakita ba natin na ganito yung kinabukasan na gusto natin maatin? Ganito ba yung kinabukasan na gusto natin makagisna ng mga anak natin at mga bagong henerasyon sa Pilipinas? Kung hindi tayo ngayon magbibigay ng ibang solusyon, ng solusyon na mas pinag-aralan at mas kinausap ang taong bayan, mas kinonsulta sila at tinanong sa kanila ano nga ba yung tunay niyong kailangan. Hindi tayo makakarating sa gusto talaga natin para sa kinabukasan natin. Kasi napakatagal nang hinayaan natin na yung mga nagdedesisyon para sa atin ay hindi yung mga tao na talagang may pakialam at may malasakit sa taong bayan. Nakita naman natin na hanggang ngayon, ang mga decision patuloy na sinasantabi lang kung anong talagang gusto natin. Kaya naman, panahon na talaga sa ating mga kabataan na huwag na lang tayong manatili sa ating mga comfort zone, kumbaga, huwag na natin tignan ito bilang problema na hiwalay sa mga problema natin sa pag-aaral, hiwalay sa problema natin sa trabaho, kasi lahat ito ay magkakabit. Kumbaga, bilang lahat tayo ay nasa isang bansa, nagde-desisyon bilang isang buo, lahat ng desisyon ng nakakataas ay nakakapekto sa ating lahat. So hindi na pwede hindi tayo makialam. Kasi tayo-tayo rin yung makikinabang o tayo-tayo rin na yung magdurusa dito sa pinapangako nilang simpleng solusyon na ang daming tao ang nagdurusa at inaabuso. Ikaw, Lance.
tingin mo, ano dapat natin gawin din? Ako, ayun niya, kagaya ng nabanggit mo, ang magiging epekto ng martial law ay kumbaga makonsentrate, nailagay sa isang tao, isang grupo, no, yung lahat ng kapangyarihan sa ating bansa. Nakakatakot kung iisipin dahil alam na natin na sa kasaysayan na kapag ang kapangyarihan ay nailagay sa isang tao, lahat tayo ay hindi nakasalo, no, sa kaunlaran, sa mga usapin tungkol sa ating bayan. No, ang makapagsalita man lang tungkol sa mga pangarap natin para sa bayan, ang ating mga mithiin, no, kagaya ng katarungang panlipunan, pagkakapantay-pantay, hindi na natin ito mapag-uusapan kung ang kapangyarihan ay nasa iisang tao. Ayun yung pangamba ko rin bilang kabataan kasi nabuhay ako sa isang demokratiko ng lipunan na eh. Yung malaya tayo nakapagpapahaya, yung mga kagaya ko, nangangarap ako ng isang lipunan na kung saan tayo mga kabataan ay may libreng edukasyon, kung saan ang trabaho ay sigurado. No? Kung iyon ay hindi na natin mapag-uusapan sa isang kumbaga diktadura, no, kung anong klaseng lipunan yung nabuo natin gawa ng ganon. No? Kaya para sa akin, magsama-sama tayo, no, bilang kabataan.